loves. Good morning. Today is June 21, 2022 at wow, fresh na si Sansan. Ang aga niya kasing pumupo kaya ang ginawa ni Tatay Lux, diretso ligo na siya at Airs loves. Meron akong ipapakita sa inyo. Puyas kay namin. Yan ang nangyari, na disgrasya na naman siya, na aksidente na naman siya nang dahil sa skateboard. Wala, hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Ang nangyari niyan, ganito, Aries Loves, ikukwento ko sa inyo. Yes, Kai. Ano, kamusta pakiramdam natin, sir? Okay lang po. Okay lang po. Pagaling pa lang, oh. Kagagaling pa lang ng gasgas mo dito sa baba mo. Ayan, may panibago. Dito po ako na, ano? Pasuyo muna ako na kung high chair ni San para makagawa tayo ng pancake. Yan. Kukwento natin. Ano ba ang nangyari kay Kuya Sansan? Ganito yan. Kahapon, actually, maggagabi na, nagyaya ako kay Tatay Lux. Sabi ko, tay, kain tayo. So, balak namin. Order kami ng pizza sa SNR. Ang ingin ni Tatay. Wait lang, nag-ano si Tatay, nagbabacuum. Lagay muna natin si Sansan dito sa high chair. Opo. Agwa tayo na pancake. Ay, wala tayo. Itlog. Wait na ba tayo? You want this? Ito yung itatry natin ngayon, Aries Loves. Yung Bisquick na pancake. Sa SNR namin ito nabili at ang dami niya pala. Sana huwag siya agad ma-expire. Ah! Hanggang August na lang pala ito. Yun lang din ang kaso, no? Pag sa SNR kasi, sobrang lalaki ng mga ano nila ng binibenta. Kaya good siya for mga big family. Maubos. Hindi kaya tayo magkanda umay-umay nito sa pancake. So, ayan. Opo! Here! Ayan, pwede. Pancake, waffle. Laki! Pancake! Oosh! Na siya, Aries Loves. Mas ano siya, no? Yung Bisquick, hindi siya ganun parang fluffy kaysa dun sa sanay kami yung Maya. So, ayan. Kuya Sky, kain na! Sayang, hindi ko alam kung anong mali sa ano ko, sa ginaya kong steps, pero ginawa ko lang kung ano yung nakalagay dito. Tapos, nung nilagyan ko siya ng baking soda, tingnan nyo, ang tigas! Sobrang tigas. Naging matigas siya na pancake. Tapos, inalis ko naman yung baking soda. Ganun pa din. Hindi siya yung katulad sa atin na fluffy, na parang may mga laman-laman sa loob. Pero nakalagay sa picture, para naman siyang fluffy. At ganun, hindi ko alam kung saan ba ako nagkamali. Pero, ayan yung naging itsura niya. Yan, Aries Loves. So, para siyang hindi umaalsa. Nananatili siyang payat. Ayan, bubblegum po. Oo nga eh. Ayan. Napakadami pa naman ito, Diyos ko. Mas gusto ko pa din yung ano, hot cake natin. Ayan. Na-excite pa naman ako. Ay, nakakalungkot naman. It's a fail. Wala oh. Tapos, tinry ko pang retokihin yung butter ko. Pero wala din nangyayari. Kaya, ang gagawin ko na lang, lutuin ko na lang din lahat. Ilalagay ko dito sa Ziploc. Snack na lang ni Nuggets. Feeling ko si Nuggets, masasarap pa naman siya dyan. Ito na lahat nung pancakes na ginawa ko. Pero gagawin ko na lang siyang merienda nila. Nuggets, ni Mami, tsaka ni Kibuboy. Ay, nakakapanghinayang. Pero kaysa itapon ko yung butter, wala eh. Nakaano ko, tatlong retoke. Nilalagyan ko uli ng harina, nilagyan ko uli ng itlong, nilagyan ko ng gatas, nagbukas pa ako ng all-purpose cream. Wala, fail talaga yung butter ko. Tapos ang gusto ko sana mangyari, yung fluffy na parang, ang tawag doon, Japanese pancake. Wala eh, medyo umalsa naman siya. Kanina talaga flat, parang crepe, parang papel. Ay, nako. Pero wala. Niluto ko na lang lahat.
hindi naman mapili sa pagkain si Nuggets eh. Hindi ko lang alam kung magugustuhan to ni Titiam at saka ni Kwek Kwek. Si Kwek Kwek malamang sa malamang hindi. Hindi mahilig sa tinapay yun eh. Kay Nuggets, si Nuggets ang pinaka hindi mapili. Ang dami oh. Sayang no. Wala eh. Tapos yung pag kinagat mo siya, hindi siya masarap. Para siyang hilaw na harina. Kaya kahit manipis siya, hindi rin siya ma-appreciate. Pero si Sun, kinain niya tsaka si Sky, pero may tira. Nahiya na lang ata sa akin. So medyo papalami-lamigin ko muna, tapos lalagay ko siya sa ref kasi hindi ko naman ito pwedeng ipakain ng isang bultuhan. Pang ano nila to, merienda. Ay, at ayun na nga, magkukwentuhan na tayo, Aries Loves, bago ako gumawa ng ano namin, tanghalian. Grabe kahapon, sobra. Parang huminto yung puso ko, yung paghinga ko. At hindi na ako nakapag-video kahapon sa sobrang taranta. Pero meron ako mga konting video nung natahina, yung medyo kumalma na ako. Ay, Diyos ko, wala pa akong ligo. So ganito yung nangyari. Diba, nung nakaraan na vlog ko na si Sky, ano siya, hindi siya nagpaalam. Lumabas siya habang nag-e-edit ako, tapos si Tatay Lux, pinapatulog si San, nakatulog din. So, kumbaga negligence ko din talaga yun kasi hindi ko siya lagi tinignan. Kampante yung loob ko na nanonood lang siya ng Netflix. Nakaraan pa to was. Yun, may gasgas lang naman. Yung tipong pag nadapa ka, yung nagagasgas yung balat dito, pero dumudugo. So, ginawa namin first aid lang, ganyan. Tapos, pina-check up kinabukasan. Merong pinahid na ointment. So, ngayon, after 2 weeks, kung 2 weeks na ba nakalipas, 1 week lang. Nag-ano naman na siya, naglangib na, okay na siya, wala na siyang peklat. Ito na. Last Sunday, Father's Day, diba? Hindi kami umalis kasi ayaw namin sumabay sa madaming tao na ano kasi kawawa. For sure, traffic niyan papunta sa Tagaytay, traffic papuntang Nuvali, madaming tao. Tapos meron din kaming ginagawa na, tapos meron akong tinatapos na trabaho. Kaya napag-desisyon na namin ni Tatay, nag-skip muna kami kahit yung church na skip namin siya nung Sunday. Tapos kahapon, naisip ko lang, sabi ko parang gusto ko i-celebrate pa din yung Father's Day ng Monday para walang masyadong tao, di ba? Kaya sabi ko kay Tatay nung tanghali, Tay, kain tayo sa labas mamayang gabi. Balak namin, mag-order kami ng pizza sa SNR, tapos kakain na lang kami sa damuhan sa Nuvali, parang picnic. Para kahit papaano, nag-celebrate pa din kami ng Father's Day. Late nga lang. So ayun, nagre-ready na kaming umalis. Ang pinaka-routine kasi namin ni Tatay pag-aalis, yung dalawang bata muna yung mauunang magbihis. Nabihisan na si Sky. So habang binibihisan ko si Son, si Tatay looks nasa taas. Siya na yung magbibihis. Tapos syempre, inaayos niya din dun kasi aalis kami yung mga pupo, yung mga wiwi ng mga aso. Etong si Sky, hindi na naman siya nagpaalam. Nakita na naman niya, narinig na naman niya yung mga kalaro niya sa harap ng bahay. Ako naman, sobrang busy ako sa pag-asikaso kay San. Dadamitan ko, bibihisan ko, magbabaon ako ng mga damit, ng mga towel. So nandun nakatuon yung focus ko kay San. Habang binibihisan ko si San, hindi nawaglit na sa isip ko na si Sky, lumabas na naman siya. Papanood niyo sa CCTV. Pagkatapos kong bihisan si San, nakita ko si Sky sa gate. Kitang-kita ko na nagbabalance-balance siya dun sa skateboard niya. Tapos nalaglag siya. Tapos ay ko, ano na naman Sky? Careful ha, huwag lalabas. Ayun na nga, kitang-kita ko kung paano siya nalaglag. Doon kasi sa harap namin, meron pang mga 3 step ng hagdanan na semento bago ka makarating sa gate. Doon siya tumama. Tapos hindi ko naman naisip na sobrang lala kasi kala ko nalaglag lang siya. Pero kitang-kita ko tumama siya, kala ko gasgas na naman. Kaya sabi ko, ano na naman Sky nangyari? Pag-angat ng ulo ni Sky, dumudugo. Tapos sabi niya, may dugo. Tapos si Sky, in fairness naman sa kanya, nung kahit nakita niya na puro dugo na yung kamay niya, kung sa iba-iba yun kasi talaga mahihimatay na, di ba? Siya, ginawa niya, siguro na-rattle din siya, natatakot siya, mapapagalitan siya, binuksan niya yung gripo
Kung makikita niyo yung gripo dun sa harap namin, panay ang banlaw niya. Binabanlawan niya yung sugat niya ng tubig dun sa gripo namin. Tapos tinawag ko na si tatay. Diyos ko, pagtingin ko, kasi tulo ng tulo yung dugo. Tapos pag binabanlawan niya, dun nakikita kung gaano kalaki yung wakwak dito sa may ano niya, sa may kilay. Pero ang bilis, pagka ganyan na yung tubig, dudugo na naman ng maraming marami. Tapos dito yung mukha niya, dugong-dugo na. Kaya sabi ko, Diyos ko po. Buti na lang, meron kaming stock ng gasa. Tinapala namin ng gasa. Inilinis muna namin ng, anong tawag dyan? Agua oxinada. Tapos gasa uli. Tapos nilinisan namin ng betadine. Tapos tinapal lang namin dito yung gasa. Tapos, pagkita namin ni tatay, alam na namin na kailangan talaga tahiin. Kasi hindi siya yung ano lang eh. Yung parang wakwak ng kutsilyo, yung manipis na di mo pa rin kita. Yung kaiskay, kita na yung laman, kita yung pagkaganon nyo. Ah, parang mata na nakabukas. Tapos napapansin ko, bumubuka na siya ng bumubuka. Siguro kasi galaw din siya ng galaw. Kaya sabi ko, tay, kailangan mag- Ay! Ano ba yun, Sky? Sige na ako na, alis na dyan. Ang gagas. Ano ba yan? Kaya magchinelas ka, ah. Nagugas din siya ng plato pa. Ano ba yan? Ang hirap kasi kayo ginagano. Ako na, ako na, ako na, ako na. Tatay, oh. Ano siya? Multitasking. Oh, hele mo pa tayo. Paano? Hele. Hele, habang nag-aano. Habang nag-uga. Yan ang gusto ni San, eh. Hmm? Hmm? Okay, okay. Ayan. Back to chika na tayo. Lumuwag na yung damit ko. So, ayun na nga. Sabi namin ni tatay, kailangan nang dalhin. So, ginawa namin. Walang ligo-ligo. Bihis na kami kaagad. Tapos, dadalhin dapat namin siya sa may bandang Tagaytay. Kasi doon dati siya tinahi. Kung naaalala nyo, yes, tinahi na din siya dito, sa baba naman. Ano yun? Kasagsagan ng pandemic noon. Kaya kami, nasa labas lang kami nun eh. Sa mga tent-tent na puti. Doon lang siya tinahi. Dito naman. Ang nangyari naman doon, sa bathtub, yung bathtub kasi namin, di ba DIY lang siya, meron siyang, may mga kanto siya, kanto tas tiles. Ang nangyari kay Sky, ang hilig niya pag nagliligo siya, naglalaro siya ng sabon, tas magpapadulas-padulas siyang ganyan, na out of balance siya, na ganun siya sa tiles, dito naman, malaki din. So, ang nangyari, balak namin dun, sana namin siya uli dadalhin. Tapos nagtataka si tatay kasi Lunes, bago ka umakyat ng Patagaytay, dapat maluwag na yon. Pagtingin namin traffic, edi sabi ko, tay, baka maipit tayo sa traffic. Kala namin, may ano tayo tawag doon? Graduation, no? Kasi malapit yung PNPA. Kala namin may event sa PNPA. Kasi kadalasan, pag may event sa PNPA, nagta-traffic talaga. Kasi liliko yung mga sasakyan pa PNPA. Sabi ko pa, paano na, pabuka ng pabuka yung tahi ni Sky. Baka maipit tayo sa traffic. Kasi inisip ko lang naman, baka mas mahirap tahiin pag ganun na po siya ng pag ganun. Umuurong na yung balat. Kaya ginawa namin, nagpunta na kami sa may mas malapit na hospital. Sa may Laguna na, Panuvali, sa Qualimed. Kaya lang, medyo matagal din. Kasi yun pala, ang nangyari, kaya nag-traffic papuntang Tagaytay, nagkarambola yung, kung napanood nyo sa news, nagkarambola yung mga sasakyan. 7 na sasakyan, ano siya, nagkabangga-bangga sila kasi yung truck, malaking truck siya eh, nawalan siya ng preno. Tapos ang ginawa ng truck driver, nung naramdaman niya nawala ng preno, sa pagiging marites namin yung Sky. Kasi ang nangyari, si tatay, nasa labas lang siya. Kasi isang companion lang yung pupwede sa ER. Kaya siya, tsaka si San nandun sa labas. So eto na nga, si Sky, nag-aantay kami ng magtatahi ng sugat niya. Ano kuya, hindi ka nahihilo? Hindi ka nasusuka? Huwag mong tanggalin. Tapos i-x-ray yung kanyang skull kung okay lang. Narinig ko may pulis. Hindi ko kasalanan yun. Yung chika yung lumapit sa akin kasi katabi lang ng kama ni Sky yung ano, yung isa sa mga pamilyang na aksidente dun sa, basta dun na yun. Tapos sabi nung pulis, ganito, nakulong na po yung driver. Sabi nung tenga ko, tuk-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 
Hindi ko kayang takpan yung tenga ko pa. Talagang kahit, hindi, ano yun? Kadikit yung wire, gaganyan ako. Hindi, hindi ako makikinig ko, mag-headset ako. So, ayun na nga. Kaya di pala madaming ina-attend, kasi yung ibang mga na-aksidente, dun din sinugod sa Qualimed.
So, to cut the long story short, in-x-ray na si San, ay si Sky, thank God, walang fracture yung bungo niya. Tapos, dun natagalan sa paglilinis, dun ako nalalambot kasi nilinis talaga siya, pinipiga pa siya kasi hindi siya pinipigan sobra, kailangan lang talaga sobrang linis kasi tatahiin, i-close. Ang explanation ni Doc, baka may mga buhangin, mag-i-infect yun. Pag tinahe, tas madumi yung loob. So, linis na linis talaga. Linis na linis talaga, grabe. Tas dinidiinan. Tas nasaktan si Sky sa anesthesia kasi ilang turok yun, kailangan bawat side tuturukan. Brave si Kuya Sky, oh. Relax, Kuya Sky. Para gumana yung anesthesia, dapat relax yung body mo. Inhale, exhale ka lang. Pray lang ikaw sa'yo mo, God. Ano po, huwag po sana ako masyado masaktan. Oh, hindi na. Inhale, exhale na, Kuya. So, ito parang flushing lang po, ha? Para kung may mga debris, yung mga maliliit na dumi-dumi, natatanggal. Okay. Kaya mo yan. Thank you, Ruth. Pero kaya? Okay. Kaya mo yan, ikaw pa. Lalabas pa, Sky? No. Mag-skateboard pa? Next time. Next time? Hindi na. Didispose na talaga yun. Totoo yung sinasabi ni Sky. Para kang mommy. Makikita mo mamaya. Oh. Opo. So, ayun. Sabi ko na dun sa vlog eh. Nung binila namin siya ng skateboard, nagdadalawang isip talaga kami. Kaya lang sa amin kasi, ano eh, alam mo yun, gusto namin ni tatay, ma-enjoy niya yung kabataan niya, yung, hindi, wag yan. Oo, kaysa mag-gadget, kasi, kumbaga, physical activity yun, kaya kami bumili ng helmet, yung mga pandito. Kaya lang, si Sky, wala, yung pagka-adventurous niya, yung pagka, ano siya eh, malakas. Oo, tinatry niya yung mga napapanood niya na aapakan yung dulo, tapos biglang aapakan yung harap. Yung nagaganon siya, okay lang sana yung kaya niya na eh, papaanda rin niya, tapos nakasakay lang siya na ganyan, nabuboring na siya, ganun si Sky. Pag alam niya na yung napaandar niya na nakaganyan siya, wala na, parang, ano ba to, boring naman to. Itatry niya na yung inaapak-apakan, may mga pag-ganon-ganon na siya, kaya sabi ko, napahamak pa siya dyan sa pinabili niyang skateboard talaga. Tsaka ano, yun yung sinasabi namin kay Sky. Yan, sa mga batang nanonood dyan. Sabi ko kay Sky, dapat talaga, laging may ano, paalam sa guardian. Para kung sakali, di ba, may nakatingin sa'yo. Hindi lang yung aksidente sa skateboard eh. Yung mga nanguha ngayon, akala niya nga joke-joke lang noong una nananakot. Pero pinapanood namin sa news yung mga nangunguha ng bata kasi 'di ba yung organ minsan kailangan talaga ng organ ng bata kasi walang makuwang donor. Paano pag tingin namin wala na siya sa labas, ganyan. Naasikaso din namin si San, tapos dapat naman talaga aalis kami para makapag-skateboard din siya. Sabi ko, yun nga sinabi ko, kaya naiyak din kami ni tatay, parang saan pa ba nagkulang, aalis naman na tayo, mag-i-skateboard ka na dun sa pupuntahan. Si Sky kasi nakakalimutan niya sa sobrang excitement niya, pag nandun na siya sa moment, yun yung problema kay Sky, nakakalimutan niya na ah, nagasgas na pala ako last week, ah, dapat pala magpapaalam, ay, dapat pala, hindi ako lalabas, paalis na kami, nawawala na siya dun. Yung excitement niya, tsaka yun sabi ni tatay, yun ang inisip niya, buti na lang hindi siya nawalan ng mali na nakabulagta na lang siya dun. Kasi kung may natamaan mang nerve sa utak niya, sabi ko nga Sky, diba sabi ko Sky, yun yung paulit-ulit kaming lagi namin sinasabi sa kanya. Yung lakas ng loob, minsan nilalagay yan sa lugar, sabi namin kay Sky, lagi niya inaano, matapang siya. Ano ko ba dyan kay Sky? Balik kami after 7 days. Yun nga. Tsaka yung adventure talaga. Lagi niyang iniisip, kaya ko to. Nakaya nga nila. Alam mo pa sabi niya, nung nagasgas siya. Kasi diba nagpunta kami dun sa skateboard, yung zoo. Sabi niya, oh nay, nakita nga namin ni tatay, walang helmet na ano daw, na lalaglag. Sabi niya, ganun naman lahat ng nag-i-skateboard eh, na-aksidente. Diyos ko si Sky. Yun na
parang nasa utak niya pag nakita niya na sila nga nadapa eh, sila nga ganyan. Lagi siyang ganun, lagi siyang may excuse. Si ano yan eh, si dahilan, si Boy dahilan yan si Sky eh. Kaya mahirap, mahirap din. So ayun, yun Aries Loves ang update namin. Wow, meron tayong taga-ano tayo, may viewer tayo. Viewer! Ito na siya nag-sleepover kay Tita Inday. Nanonood po ng ating vlog, si Sansan. Naka 24 hours na, pwede nang alisin yung bandage, yung gauze, tapos pwede na siyang maligo. Tara! Dadahan na. Hindi po siya dugunan dito. Patingin na po. Buti talaga, hindi natamaan ng mata mo, kundi bulag ka. Ito na yung itsura ng kaniyang tahi. Bali, limang tahi siya. Ano? Aba. A few moments later. Ano, tapos na maligo si Sky. Lilinisan ko lang muna ng agua chupada, betadine. Ikaw na ako, para tansyado mo na. Mangangati. Mangangati talaga yan, kasi paano siya eh, palangib na siya. Tapos lalagyan namin ng ointment, Aries Loves. Ito yung nireseta. Gumamit na lang ako ng cotton buds para talagang hindi madumi. Oh, wait lang sana. Oh, ayan, natuwa ka pa sa mga ano. Band-aid na lang muna. Wait lang, kuya. Band-aid na lang muna yung ginamit namin pandikit kasi wala pa kami yung matawag dun sa tape na yun. Basta yun. Ayan. Okay yung na, color gamit white na. Po na tape. Samahan mo muna tong bata na to. Ay, mga damit. Ba't nandiyan yung mga damit? Nagtitiklop ka din ang damit, ha? Yes. Yeah? Yeah? Stay there, ha? Ligo lang si nanay, ha? Sky, ayos mo nga dito, nak. Samahan mo siya. Time check, Aries Loves. Magte-10 na ng gabi. At grabe, ito yung sinasabi ko sa inyo. Makikita nyo sa CCTV cam namin. Ang dami naming mga damit dito sa sala kasi yan yung mga nalabhan na namin. Kailangan tupiin. Tapos dito na lang nilalagay ni tatay muna sa mat. At may nakasilip dito. Pasilip-silip ka pa dyan, ha? Grabe, kanina nung nakipagkwentuhan ako sa inyo, tanghali yun. Actually, umaga. Kasi diba, umagahan. Ngayon pa lang ako makakaligo. Hindi pa kayo nakakaligo ni tatay. 10 o'clock na ng gabi. Po. Opo, bantay mo muna siya, Sky, ha? Pwede po open yung lights. Oo, sige. So, yan, maliligo muna ako. At ayan si Tatay Lux, naglalampaso siya dito sa kusina para bukas malinis na. At tignan niyo naman, ito yung pinaka-office ko ngayon. Sobrang kalat, no? Dito ako nag-edit sa kusina. Kasi yung filming room ko, yung office ko sa may taas, wala. Sobrang kalat niya. Pati yung sahig, makalat, gilid ng damitan, makalat, lahat makalat, sobrang kalat. Kaya kailangan maglaan ako ng siguro mga at least 2 days para talagang maiayos ko na yun. And wala pa akong mailaan na araw kasi sobrang dami pang kailangan tapusin. Pero buti na lang yung mga labahan, naubos na namin. Hirap, panghirap. Panghirap talaga pagkasyay ng oras. Akala nyo, ganyan chill-chill lang kami, nakakapamasyal kami. Pero sa totoo lang, ang daming gagawin. Sobrang daming gagawin dito sa bahay. Buti na lang. Opo. Mahirap lang talaga. Kaya lang ang hirap din. Ang hirap ng... Hindi ko naman sa nila lahat, pero mahirap din kasi talaga na... Basta, may kukwento sana ako, pero huwag na. Yun na yun. Bye. Ligo na ako!